Hey, magandang hapon. Welcome po ulit sa panibagong topic. Ito po yung topic natin is all about passing value using MIT app. Instead of using yung TinyDB, may mas magandang gamitin at mas madali. So, pagdating sa mga pictures kasi, minsan mga pictures na yun ay mabigat. Then, yung size ng MIT app ay may limit, hanggang 10 MB lang siya. So, may nakita akong isang way para mapagaan yung paggawa ng app doon sa MIT app inventor. Gamit yung value, passing of value using MIT app. So, yung example natin siya doon sa planets. So, yung topic natin ngayon is all about educational app number 2, planets. So, ito yung mga planets na makikita natin sa solar system. So, ito yung app na gagawin. Nandito yung mga planets, nandito yung 9 planets. Then, at the end of the lesson, may kasama siyang quiz. Then, nandito yung exit button. So, yung mga kailangan. Sa unang screen natin, yung pinaka-main, ay gagamit lang tayo dyan ng 11 buttons. So, yung 9 dyan ay yung mga planets. Then, isang quiz button. Then, yung quiz ay exit na button. Then, maglalagay tayo dyan ng mga pictures ng mga planet. Kasama na doon yung description ng planet na yun, yung definition niya. Then, ang gagamitin natin alignment ay yung horizontal alignment. Then, yung code block ay ito ang gagamitin natin. Open another screen with start value. So, yung second screen lang naman natin, so bali dalawa lang, dalawang screen lang. Yung una, yung pinaka-main, tapos yung pangalawa, doon magpapakita yung mga value na ipapasa natin. Halimbawa, pag clinic mo yung Venus, magpapakita yung planet na Venus, then yung description ng planet na yon. So, yung sa second screen natin, sa palette, maglalagay tayo dyan ng one horizontal, then image, isa lang, then button, isa lang din. Yung button na yan, yun yung back. So, dalawa. Itong horizontal, pwedeng isa lang dyan, pwedeng dalawa, pwedeng isa lang din, kasi ilalagay natin dyan yung image. Then, yung text-to-speech ay optional, pero mas maganda maglagay na lang ng text-to-speech. Halimbawa, gusto kong ipabasa yung description ng planet na yun. So, pipindutin mo na lang yung button na, halimbawa, may nakalagay na dyan na button na read me, babasahin yung definition ng planet na yan, yung description niya. Then, ang gagamitin lang natin na code ay yung screen name, then dot initialize. Yun ang ilalagay natin dyan. So, ayan lang ang laman ng second screen. So, anong steps? Una, ay kailangan natin kompleto yung mga objects na ilalagay doon sa screen 1 at screen 2. Then, papalitan yung mga pangalan, yung properties ng mga objects na yan, then upload ng picture ng iba't ibang planets. Yung code naman niya ay ito, yung code. So, nandito yung mga codes ng bawat button doon sa screen 1. Nandiyan yung mga planets. Then, gagamit lang tayo ng screen, start value niya, then, ano yung pangalan ng pupuntaan niyang screen, then, ano yung value niya. Yan. So, panay JPEG ang mga ito, panay JPG. O, gumawa na ako ng mga picture na kasama na yung description ng planet na yun. So, pinagsama ko na siya. Kasi nakita ko, nung magkahiwala yung description tsaka yung planet, mabigat yung app. Mabigat siya. Pero nung pinagsama ko yung description ng planet na yun, magkasama na, ginawa ko siyang picture, magaan lang yung app na yun. So, magaan lang siya. Pag magkahiwalay, mabigat. So, yung second screen naman natin, anong content niya? Anong code? Ito na yung nakalagay sa kanyang block. So, yung initialize, ayan, then, maglalagay lang tayo dyan ng set image, yung image na nilagay ko, then yung picture niya, then kukunin niya yung value. Get start value. So, kung ano yung value na pinasa kanya, yun ang magpapakita kay picture, kay image. Then, maglalagay ako ng code ng back. Yung button ng back. Ayan. So, yun lang ang kailangan natin dyan sa next na gagawin. Always, pag mag-open kayo ng MIT app, ang gagawin nyo ay i-right-click lang yung AI2, i-select yung
run as admin. Then, next doon, pag nagpakita yung command prompt na naka-open na yung AI2, ang next doon ay yung App Inventor 2 Ultimate. So, the same din. Right-click siya, then run as admin. Yan. So, pag okay na yung dalawang apps na yun, na-open na siya, pumunta lang kayo sa web browser ninyo. So, kahit anong web browser na yan, Firefox, IE, Google Chrome, mamili kayo. So, ang ginagamit ko ay yung Google. So, anong i-open dyan? Ang i-open nyo lang at itatype, always ay, kasi offline tayo, offline yung MIT ko, ilalagay ko lang dyan ay localhost. So, ilagay nyo lang ay localhost, colon, 4 na 8. Ilalagay sa mga buttons. So, anong gagawin? Pag bagong project yan, pag bago, i-click nyo lang yung start yung project. Then, halimbawa ay planet. Yung project name, yun yung magiging pangalan ng apps ninyo. Planet. So, pangalan ko lang siyang planet. So, pag okay na yan, click nyo lang yung okay button. Next is, magpapakita yung blanco na screen. So, blanco siya. Ito, nakalagay ay pag gusto nyo tanggalin yung nakalagay dyan na screen 1 o palitan yung nakalagay sa kanya na display na name, pwedeng-pwede. So, anong gagawin nyo lang, iselect nyo lang yung screen, then go to properties, nandito sa bandang kanan. Then, pumunta lang kayo doon sa title. Ito, pag gusto nyo palitan, tanggalin nyo lang, palitan nyo lang itong nakalagay sa kanyang title. Pag ayaw nyo makita yun, plus yung background niya, i-uncheck lang itong title visible. So, wala na yung nakalagay sa kanyang title. So, anong kailangan natin sa paggawa ng app na yon? So, ang kailangan natin ay mga buttons. So, 11 buttons. Yung 11 buttons na yan, ilalagay natin yan doon sa horizontal arrangement. So, saan makikita itong horizontal? Maglalagay muna tayo ng layout niya bago maglagay ng button. So, maglalagay ng layout bago button. So, sa may layout, pumunta lang kayo sa palette. Hanapin yung layout. Then, nalagay ay horizontal arrangement. Ito siya. So, ilagay lang siya na lang natin dyan sa screen. Next ay pwede nyo i-set yung properties niya agad. O, pwede kayo mag-set. Pwede nyo ilagay dyan ay center na siya. Center na siya. Then, yung height niya, kung okay na yung height niya, automatic nyo na lang, yung width na lang ang palitan ko. Kung okay na yung width, click ko lang yung okay. Ayan. So, pwede na ako maglagay dyan ng dalawang buttons. So, yung buttons na sa UI. Ito yung button. So, lagyan lang ako ng button. Then, button. Ayan. So, ito yung dalawang button, palitan ko lang yung nakalagay sa kanyang text size. Halimbawa, lagay ko ay 20. Then, 20 din yung isa. Then, yung height niya, yung automatic, pwede din fill. Yung width, pwede din fill. Ayan. So, same with the other button. Height, fill ko siya. Width, fill din. Ayan. So, itong button na to, ay gagayahin ko siya. Ganito mismo yung gagawin ko sa mga susunod na buttons. So, next, layout ulit, horizontal, then buttons na naman, nalagay ko dyan, oops, dapat magkakalimutan yung alignment niya, dapat nasa gitna siya. So, pwede na ka maglagay ng button. Ayan. So, yung screen, yung horizontal na to dapat ay gawin ko siyang width niya ay fill na lang. So, next ay yung button, palitan yung font size. Palitan ng font size. Then dapat height automatic, palitan ng fill. Yung width, fill din. Ayan. So, next button naman. Always ako naglalagay ng layout. Kaya pwede ding walang layout, pero ang problema dyan, bababa kasi yung button pag wala siyang layout. So, naglalagay ako ng button para maganda yung layout niya.
So, may na... Itong, wag wala, itong doon sa may bottom tree, nakalimutan ko lang, i-fill ko yung height tsaka wind niya. Ayan. So, itong din, alignment niya, the same lahat. Pwede siyang gayahin. Kung ano yung nauna na ginawa nyo, gayahin nyo lang. So, maglagay ako dyan ng button. Dalawang buttons. Ayan. Then, palitan ng font size. 20. Font size niya, 20 din. Next ay, yung height niya, fill. Width, fill din. Ayan. Next button, height, fill. Width, fill din. Ayan. So, may kulang pa. Maglagay pa tayo. Maglagay pa ako ng horizontal. Pwede yung pagsabayin. Ayan. Then, ito. Gitna. Gitna. Yung width. Fill. Ayan. So, same. Gitna. Gitna siya. Width. Fill. Ayan. So, maglayaw ng buttons. Button. Button dito. Then, button na naman dito. Button din dito. So, ilan na? 2, 4, 6, 8. Ayan, sobra ng isa. Tanggalin ko yung isa. Ginit nyo lang pag may sobra. So, una, ay papalitan ko yung fan size nito. Diba? 20. Isa pa, 20. Ayan. Then, last, ay yung isa pa. Ayan. Next, palitan ko ng height, fill, width, fill. Kayong anong diskarte nyo pwede. Basta tingnan nyo kung okay lang yung ganung itsura ng button na yan. Then yan, last na button ay fill ko siya. Width, fill din. So, may isa pang button, yun yung quiz tsaka yung exit. So, pwede ako maglagay, huwag na maglagay dyan na layout niya. Ganyan na lang siya. So, ito, yung quiz. Ayan. Then, ito ay yung exit. So, pag ganyan, i-gitna ko na lang siya. Width, fill. Yung width niya din, fill. Ayan. Kaso, may kulang sa baba. May space pa. So, itong nasa taas, itong horizontal, pwede kong gawing i-fill yung height niya. Ayan. So, maghati-hati na lang sila. Hati-hati na lang sila kung na-fill ko yung height nila. Ayan. Lahat ng alignment. So, hati-hati sila. Ayan. Hati-hati na lang. Pati ito. So, hati-hati sila sa height pag gusto mong pantay-pantayin ilagay yung bawat objects. Yung layout niya. Yan. So, height niya, auto-fill ko na lang siya yung height. Then, height niya din, fill. Ayan. So, malalaki nga lang yung mga buttons. Kasi nga, hinahati-hati mo siya, pero walang lamangan. Sakto lang yung mga measurement niya. So, next one ay babaguhin ko yung nakalagay sa kanilang mga text. So, limbawa, yung unang button ay yung planet na yan ay Mercury siya. Ayan. Yung pinakunang planet kung saan ang gamot ay laging bago. Next one, Venus. Siya yung Venus. Yung nakikita nyo pag umaga. Yung malaking stars na pag umaga nakita nyo, kumikinang. Siya yun. Iba lang yung Venus na nakikita nyo sa mata nyo. Muta yun. Next, kung saan tayo nakatira. Then, yung kapitbahay natin planeta. Ayan. Next one ay yung pinakamalaking planeta. Oops, dapat capital, mas maganda. Next one ay
Ito yung pinakamaraming ring. So, halos bawat planeta may kanya-kanyang one eh. Unique sa kanya. Uranus. Yan. Then next is Neptune. Neptune. Then last, ito ay sabi nila wala na daw siya. Yes! Wala na daw siya. Yun ang sabi nila. Yan. Then, ito ay quiz. Kung tapos na siya, di mag-quiz na yung bata. Then, always na huwag yung kakalimutan ang exit. Ayan. So, ito na yung mga botons. Ang next na gagawin dyan ay palitan yung pangalan ng mga botons na yan. Change name. So, i-rename lang yung mga botons. So, anong gagawin? I-click lang yung button na nauna, then dito sa components, hanapin yung rename, so lagay nyo BTN, tapos yung pangalan ng planet na yon. Then yung pangalan ng planet, palitan lang siya, BTN Venus. Yan. So ganoon lang yung steps na gagawin. Kung ano yung pangalan niya, dagtungan lang ng BTN. Then, planeta. Then, next one. So, gumawa na ako ng mga pictures nito na may kasamang definition na, may kasama ng description ng mga planetang to. So, gumawa na ako. Kayo, pwede kayong gumawa ng pagsamahin nyo yung text at yung picture na yon. Then, last na planeta. Yan, then, yung quiz na button. Then, yung BTN exit. Ayan. So, nabago ko na yung mga pangalan ng mga buttons, nabago ko na yung properties niya, magdadagdag ako naman dyan ng string na pangalawa. Doon pupunta yung mga picture niya. Doon pupunta. So, paano magdagdag? Dito lang sa add string. Pinutin lang yun. Then, halimbawa, SC planet. SC planets. Oh, yan. So, ito yung pangalan ng screen na yan. Click, pag okay na yan, click ko lang yung okay. So, yung screen na yon, doon pupunta yung pipindutin ko doon sa mga buttons na yon. So, again, pag gusto nyo tanggalin itong nakalagay sa kanyang title, pumunta lang sa properties, then i-uncheck new title visible. So, wala na yung title niya. So, anong lalagay dito? Maglagay lang dyan na image. Okay lang din na wala ng horizontal yan, okay lang. I-adjust na lang natin yung height tsaka yung width. Ayan. Then, isang button. Ayan, yung button. So, yung button na yan, palitan ko lang ng font size, height, fill, width, fill. So, yan na. Yan na yung image and yung button na back. So, yung back button na yan, pag pinit mo yung back button, babalik siya doon sa unang screen. So, di ba, palitan ko lang yung pangalan ng picture na yan. Palitan ko yung pangalan niya. Rename, IMG. IMG na lang ipapangalan ko sa kanya. Then, yung button, palitan ko ng pangalan, BTN, image. O, BTN, back. BTN back. Then, palitan ko yung nakalagay sa kanyang text na back. Ayan. So, babalik siya doon sa screen na nauna kanina. Ayan na. So, okay na.
anong next na gagawin? Ayan. So, gumawa na ako ng mga pictures ng mga planets, ha. May mga pictures ako ng mga planets dito na may kasama ng description niya. Nandyan na. So, ano yung gagawin? Ito siya. Babalik ako sa screen 1. Screen 1, ayan. So, itong planets to, dapat may pasok ko yung picture na nandun. So, paano mo siya papasok na hindi mo ilalagay sa image? So, ganito lang. Dito sa may components, sa baba niya may nakalagay na media. So, yung media na yan, upload lang ng picture. Mag-upload lang ng picture sa media. So, upload. Choose file. Hanapin natin yung picture na nandun, yung inahanap niya. So, ito siya. Then, open. Okay. So, nandito na siya sa media. The same. Yung Venus naman, pa isa-isa to, hindi pwedeng maramihan, hindi pwedeng control all. So, ayaw niya. So, Venus. Open. Okay. Upload. Then, pasok lang natin. Yan. Choose file. Yung Mars na yan. Okay. Next. Open. Okay. Next. Just file. Open. Okay. Next. Next. Open. Okay. Next. Upload file. Choose file. Okay. Then last ay yung Pluto. Open. Okay. Ayan. So, naipasok na yung mga planets doon sa upload file. So, bilangin lang natin kung eksakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. 9 planets. Ngayon, ang next na gagawin nyo ay ipasok yung code niya sa code block. So, sa code blocks, ipapasok natin yung mga planets na yan. So, how? Yung pinakita kong code kanina, eto, may nakalagay na open another screen. So, bawat button, maglalagay tayo ng ganyan. So, bawat button, ha? So, ang dami, di ba? May solusyon dyan. Although, hindi pwede yung Ctrl-C, tsaka Ctrl+B, pwede namang i-duplicate. So, pwede natin gamitin yung duplicate na way, na process. So, pumunta lang sa code blocks, sa blocks. So, unahin ko yung code, yung button na ito. Then, saan ko makikita yung open another screen? Doon lang sa may control dito, sa baba. Ito siya. Ipasok ko lang dito. So, dito sa may screen name, ilalagay ko dito ano yung pangalan ng screen na yon. So, maglalagay ako dyan ng text, double quotation. Ayan. Next one, anong pangalan ng screen na yan? So, nakalagay ay SC Planets. So, SC Planets. Ayan. Next one ay yung value niya. Anong value? So, ito yung button niya. Ilalagay ko dyan yung value ng planet na yon. Yung pangalan ng planet na yon. So, yung mauna ay ito.
So, copy ko lang yung pangalan niya para mas sure. Paste ko siya. Ayan. Next one na button. V. Yung Venus. Binigay ko siya dito. Ayan. Di ba ang trabaho? Lalagyan mo naman siya ng ganito. May mas madali. Paano? I-delete natin siya. So, ang gagawin ay right-click niya siya. Duplicate. Ayan. So, nabago na. Ay, nadoble na. Ang next na gagawin nyo, palitan niya ng pangalan ng button na yan, yung eksaktong planeta. So, ang next dapat dun ay Venus. So, palitan lang siya ng Venus. So, nakalagay dapat dito ay Venus. So, paano nakalagay doon ay Venus. Ito. So, copy ko lang yung Venus. Ayan. Then, paste ko lang. Ayan. So, the same. Duplicate. Bale, siyam na ganito. Siyam na duplicate. Ayan. So, papalitan yung pangalan ng planet na kailangan. Ayan. So, duplicate ulit natin siya. Ayan. Next planet. Ayan. So, ito, kukupin ko lang yung pangalan niya. Mas sure, pag chinect ko yung pangalan, kinukopya ko na lang sa AN code. So, i-duplicate ko ulit. Ang next ay Yupi. Ayan. So, kukupin ko lang siya. Ayan. Next button ay duplicate. Ayan, palitan ko. Ayan. So, papalitan ko lang yung nakalagay sa kanyang value. Palitan ko. Ayan. So, duplicate ko lang siya. Duplicate. Ayan. Next is Uranus. Ayan. Then, copyin ko lang nakalagay sa kanyang pangalan. Uranus. Then, duplicate. Next is Neptune. Neptune. So, dapat Neptune yung planet na yun. Neptune, planet Neptune. Paste lang siya. Then, next ay Pluto. Last na planet. So, Pluto. Pluto. Ayan. So, yung Pluto, ilagay lang dyan yung planet niya. Na pangalan niya. Ayan. So, huwag nyo kakalimutan din yung exit button. So, yung exit button, ang ilalagay lang sa exit button ay madaya lang siya. Ilalagay nyo lang dyan ay close application. Ayan. Yung quiz, up next yan, sa pangatlong video, yung quiz. So, ano naman ilalagay natin sa second screen, yung pangalawa? So, huwag nyo siyang kakalimutan yung pangalawa. Lagi kayong may pangalawa. So, yung pangalawang screen, ito siya, SC Planets. So, design. Ito yung design niya. Ito siya. Yung, kung gusto nyo ilagay ito ng nagbabasa, binabasa niyo yung description ng planet na yun, pwede siyang lagyan ng text-to-speech. So, kung paano gawin yon, panoorin nyo isang video ng nauna, yung MIT app na nag-code ako doon ng text-to-speech. So, pwede siyang lagyan ng text-to-speech ito. So, dito, pag i-code natin siya, anong code ang kailangan? Ito lang. Initialize yung string niya. So, pag initialize, ibig sabihin niya, pag nagpakita daw yung string na yan, automatic siyang mag-function. Kung ano yung gagawin niya,
automatic niyang gagawin kasi initialize pag nag-open. So, initialize. Doon sa blocks, hanapin natin yung screen. Ito siya. So, hanapin natin yung initialize. Ayan. So, pag initialize siya, anong gagawin niya? Lalagyan niya yung image. So, lalagyan natin ng laman yung image. Ito. Set img picture 2. Ano yung kukunin niya? So, ang kukunin natin ay get start value. Kukunin natin yung pinasa sa kanyang value. Saan? Sa control. Then, hanapin natin yung ito. So, ipasok lang siya natin dyan. So, dito, pag anong value ng start value, pinasa niya, pupunta yung kay image. Ayan. Then, huwag kakalimutan yung back button. When click yung button back, ang gagawin niya, babalik kay pinaka main natin. Ito lang, i-close nyo lang yung string. Ayan, close lang. I-close nyo lang siya. So, para matesting yan, kung gumagana, babalik ako sa unang string ko. Ayan, design. So, testing siya kung paano kung gumagana, ay testing natin sa phone. So, paano siya gagawing app? Pumunta lang sa build. Then, app. Then, save.apk. Nakalagay, save.apk. So, pinitin ko siya, yung save.apk, may magpapakita ang progress bar dyan. So, nandyan, pag nag-100% yan, pwede na siyang install sa phone ninyo. Ayan, natapos na siya. Ang gagawin ko, pupunta lang ako sa downloads. Downloads, hanapin ko yung planets. Planet na APK. Ito yung planet na gagawa lang. So, 8, 10, ayan. Kukopyin ko lang siya. Copy. So, kahit anong phone yan, kahit mababa lang yung kahit 2 gig lang yan, okay lang yan. Kahit anong version ng OS niya. Then, magaan lang ito ha. Magaan lang yung app na ginawa ko kasi nga. Pinagsama ka yung image, tsaka yung picture niya. Imagine, 2.96 MB lang siya. Eh, ilang planets yun? Siyam. Tapos, 2.96 lang. Kasi, pag nung napinaghiwalay ko, kulang. Halos maabot ng 10 MB. O, sobra pa. Ay, kulang yung 10 MB. So, pinagsama ko na yung planet. Tsaka yung description niya. Ayan, so, i-install ko lang siya sa phone ko. So, paano siya pinapagana? I-install ko lang sa phone. I-install ko lang. So, sa app, planet, APK, install. So, hintay na siya ma-install. Itong planet ito, magaan lang siya. Hindi siya yung mabigat na app. So, hintay na siya hanggang matapos ma-install. So, pagkatapos ma-install yung app na yun, i-check ko lang yung app na yun kung okay siya. So, ito yung app. Ito yung app. Ito yung mga planets. So, pag balimba pinit ko yung Venus, magpapakita din yung planet na Venus. Tsaka yung definition, description ng planet na yun. Pag pinindot ko yung back, babalik sa main. Halimbawa, next ay
Mercury naman, ayan. Back. Uranus. Ayan. Neptune. Ayan. Then, Pluto. Ayan. Then, pagpinit ko yung exit. O, halimbawa, isa pang planet. Ito. Ayan. Gusto kasama niya. Back. Ang gano'n lang siya, hindi siya yung naghahang. Then, pagpinit ko yung quiz, wala pa. Wala pa kasi hindi pa tayo gumawa ng quiz. Tsaka, magdadagdag pa tayo dyan ng isa pang screen. So, yung exit button, pag pin mo yung exit, mag-exit yung apps. So, yun yun. Yun na yung planet na apps. Ang gaan lang, hindi siya yung mabigat. Hindi siya mabigat na i-install sa phone nyo at hindi siya mabigat na pinapagana. So, gumamit ako ng start value. Mas magaan siya kesa gumamit ako ng tiny DB. So, yung next topic natin ay yung quiz. Doon na tayo gagamit ng tiny DB. Isisave natin doon yung mga quiz tapos yung score niya. So, salamat sa panonood. Bye-bye!